Isang pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito sa programang pag-aralan natin Ministry Live. Ako po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa oras na ito, mga giliw na taga-subaybay. At ako po ay mumabati sa lahat ng mga nakatutok sa ngayon, saan man kayo naroon, anumang bansa niyong ginaroroonan, ang kapayapaan nawa ang sumaating lahat. At ngayon pong episode na ito po ay isang request. Napakarami po ang nag-request po sa akin. Natanggap ko po yung iba't iba pong mga messages at nakikiusap po sila na akin po, amin po itong talakayin. Mga giliw na taga-subaybay, ito po ay may kinalaman sa isyo ng abortion sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Ako po ay nakatanggap ng iba't ibang mga screenshots. Actually, ay dati pa ay nakatanggap na po tayo ng mga screenshots at nagre-request nga na talakayin natin. Subalit nitong bandang huli ay medyo iba na po yung pakiusap ng ating mga kapatid. May purong pa mga po mga pastor na tumawag sa akin at gusto na magbigay tayo ng reaction sa pag-aral natin ministry. So, nagkalat po sa social media, mga kapatid at mga gilo na taga-subaybay, ang mga issue na binabati ko sa Seventh-day Adventist na tayo di umano ay pro-abortion. Kaya nga sa pagkakataon ito ay bibigyan po natin ng linaw ano po ba ang tinitindigan ng Iglesia Adventista may kinalaman sa abortion. Tayo ho ba ay pumapayag at ginagawa ba natin ang bagay na ito sa kasalukuyan? Palibhasa ito po ay special na episode ay hindi na po muna tayo mag-shout out mga kapatid. Ako lang po yung tatalakay ho nito. Mangyari, kagabi ay dapat po ay tinalakay ho namin ito ni Brother Gomer. Kaya lang nagkaroon po ng problema yung ating YouTube account channel. Nag-log out kaya akala natin hindi tayo makapag-live. So, na-udlot po ng ating pong topic tungkol dito. So, sariwa po itong topic na ito habang mainit pa ay pagbibigyan natin ng daan na matugunan yung mga request. At ako po ay sa totoo lang ay hindi nakatulog ng maayos kagabi sapagkat medyo hindi po ako nagkaroon ng peace of mind sapagkat yun nga maraming nag-aabang kagabi sabalit hindi po yun ang aming napag-usapan. Kaya ako yung pinilit na ito po ay ma-record at ma-play at mapanood po ninyo ngayong oras na ito. So ito po yung mga basis mga kapatid ano na nagkalat po na mga naipadala sa atin tulad po nito. Halimbawa, meron po akong nakita ho dito. SDA's official teaching on abortion. So makikita po niyo diyan, Seventh-day Adventist General Conference had released an official stand of the church which allows abortion on certain cases as follows. So makita po ninyo dito yung 1971 abortion guidelines. At dito sa ibaba, mayroon nakasulat dyan, no matter what the circumstances are, abortion is still a murder of innocent child. So ibig sabihin, ito po ay may nangyari na pong pagdadagdag po dito sapagkat yan pong nasa baba nga ay makikita natin idinagdag. Ibig sabihin no ay sa mga nagkalat po na mga impormasyon sa social media ay dapat maging maingat po tayo. At tulad din po nito, sabi dyan, Ministry ay yung International Journal for Clergy 1988. So, alam naman natin na mayroon po tayong mga babasahin at website na katulad po nito. At nakaranas po rin tayo ng mga pambubulinga sa social media at katulad po nito. Ayan. Ito ho ay makita po natin, CFD Cebu Chapter, musta man ang abortion clinic sa mga SDA, kusog pa ba ang income? Basta kay kamo nag Revelation 12:17. Ha? So, binubuli ho tayo mga kapatid. Tapos nakita ko pa po ito. Oh. Ayan, CFD din po mga kapatid. Mga SDA pastor, maling-mali kilalanin ng legal ang abortion. Hanip sa EGG White. Oh, so, binubuli po tayo mga kapatid.
Tapos nakasulat dyan, it is forbidden to eat pork, shrimps, etc. But it is legal to abort babies in our church. Oh, so, diyan ang dahilan kung bakit mga kapatid ay may mga taga-subaybay tayo na medyo nalilito po sila. At lalo ho nagbigay ng kalituhan, mga kapatid, dahil nga sa bukod po doon ay meron pong mga naisin po sa atin na link ng video. Dito po sa mga nakikita po natin na nagkalat na mga pinopost sa social media ay bilang tagapagtanggol ng Seventh-day Adventist ay nandito po ako ngayon para sagutin, sapagkat bilang tagapagtanggol, of course, ay ating pong ilalahad yung side ng church. Ibig pong sabihin, ako po ngayon ay tatayo at magpapahayag sa kung paano natin ilalabas yung pahayag ng church. Nasa side po tayo ng church ngayon, mga kapatid. Hindi po ako kukuha ng impormasyon laban sa church. Kasi lalo ko lang po tayo magbibigay ng kalituhan sa mga taga-subaybay. Gayong napakayaman naman po ng ating mga sources para ibigay ang pahayag at stand ng ating iglesia. So ang gagamitin ko po, mga kapatid, na references ay latest na paniniwala ng ating iglesia. Hindi ako gagamit mga publication na dumaan sa pagtatalo ng mga nakaraang panahon. Yung latest, para mas madali at maintindihan natin at makita po natin na mali po yung mga ibinibintang sa atin. Meron pong ipinadala sa akin na link ng mga video. Subalit bilang tagapagtanggol ng Adventist ay hindi ko po sasagutin itong mga ito. Kasi ang ipinakita po sa akin ng mga pinasa pong link sa akin, mayroong part 1 at may part 3. Makikita naman po ninyo kung kaninong programa yan. Iyan ho ay kapwa natin mga ngaral. At hindi po ako magbibigay ng pahayag laban sa kanila. Ganun pa man ay ito po ang nag-udyok sa akin para magbigay ng side ng church. Pero gusto kong bigyan ng linaw, ang sasagutin ko po ay kung ano ang maling akusasyon sa atin ng mga kalaban, tulad po ng ipinakita ko po sa inyo nagkalat sa social media. Hindi po ako masaya na ako po ay magpapahayag laban sa ating mga kapatid at kapwa mga evangelist. At ulitin ho natin, dapat kasama ko si Brother Gomer po dito, kaso ay hindi po namin ito nagawa kagabi. So ngayon, magpapakita po ako sa inyo ng statement muna bago tayo dumako sa tinatawag po nating focus na mga references na ating gagamitin. Ang usapin tungkol sa abortion sa Seventh-day Adventist ay matagal na pinagtalunan. Meron pong napakatagal ng panahon, 1970, 71 na isyo, at hanggang bago mag-pandemic ay patuloy itong pinag-uusapan. At doon nga po ang dahilan kung bakit may mga lumalabas na mga mali-mali pong mga impormasyon na pati po yung ating mga kapatid sa loob ng iglesia ay naaapektuhan. Ako po ay nababagbag ang aking damdamin doon sa mga chat po sa akin na parang nawala na sila ng gana sa pananampalataya. Matapos nyong panoorin ito, tinitsa ko po sa inyo, mamahalin nyo ang Seventh-day Adventist. At para matapatunayan po ninyo kung bakit ko sinabing iyon, huwag ko kayong aalis at tapusin niyo po ang video na ito. Ngayon, dahil nga po sa issue na ito, pati yung ating mga pinagkakatiwala ang mga theologian na Pilipino ay may mga inilabas na rin pong mga pahayag tungkol dito. Bukod sa individual na mga may alam sa, may knowledge sa ganitong usapin, ay meron na rin akong nakita sa mga pinopost nila sa social media. Ngayon ay gusto ko pong gamitin ho ito. Ang pinakatitulo po nitong ating topic ay Statement of the Biblical View of Unborn Life and Its Implication for Abortion. Ito pong nakita po niyo rito na titulo, The Status of the Unborn and the Seventh Adventist Abortion Guidelines. Ang sumulat po nito ay isang theologian, Doctor of Theology, sa kautawan po ni Dr. Remuel Tornalijo. At ito po ay nailabas, nailathala sa Journal of Asia Adventist Seminary 2013. So, kilala po natin ito na mahusay at
pinagmamalaki po natin na meron tayong Doctor of Theology sa katauhan po ni Dr. Tornalijo. Ngayon, sa content, mga kapatid, ng kanyang article ay meron po siyang nilagay sa kanyang conclusion. Hindi ko po tatalakayin at hindi ko po gagamitin yung pinaka-content. Magbibigay lang po ako sa inyo ng ilang pahapyaw na reference para maging guide lang din po natin para magkaroon po ng credibility na itong ating mga gagamiting referensya ngayon ay kapanipaniwala. Dito po sa conclusion nitong article ni Dr. Tornalijo ay nakasulat po dyan dito, sabi, "This study has shown that divergent biblical interpretation on the issue of the value of the unborn have left unsettled many questions on abortion." So, itong ginuhitan ko po dito sa taas ay sinasabi po dito na ito'y unsettled. So, tandaan po ninyo, ano po ang taon nito? 2013. So, ang ginamit po niya rito, dito sa ibang ng iba ba, may makikita po kayo rito na may guhit uli. "It's recommended that the current SDA guidelines on abortion need to be re-examined in the light of scripture and specific data." So, asin sa kanyang conclusion, mga kapatid, nagpapatuloy ng issue ay unsettled. Ang isa sa kanyang tinalakay ay ito, ang abortion nga. Doon sa mga gusto mag-research po ng guide na ito, ay huwag po tayong mag-jump into conclusion. Dito, tiningnan ko po ito, binasa yung conclusion. Pero gusto kong ipakita ko sa inyo yung bakit binanggit ko dito ng author na ito po ay unsettled issue. So, ang sabi pa niya rito, "In the light of scripture and scientific data." So, dapat po ay ripasuhin uli, gamitin yung liwanag ng kasulatan, ganun pa man isalang-alan yung mga scientific data. Ang kanyang conclusion nito ay ito po, ipakita ko lang po sa inyo dito po sa number 2, abortion guidelines. Ayan. So, in-screenshot ko po ito. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ayan, yan o yun. Tapos, dito sa banding ibaba ay nakasulat po dyan, 1971, Interruption of Pregnancy Guidelines. So, ibig sabihin, yung article niya ay nag-base sa mga nangyaring usapin sa Seventh-day Adventists. Ayan, comments and analysis on Adventist guidelines and issue of abortion. So, sa conclusion niya, yun na nga po mga kapatid, ang sabi niya ay the issue of the value of the unborn have left unsettled. So, tingnan na po natin mga kapatid, kasi yun nga pong mga issue ay kailangan natin matiyak. Bakit? Kasi nga, may mga lumalabas na pag hindi ho natin nabantayan yung paggamit ng mga referensya, lalo na po ang ating pong babasahin ay putol-putol, baka magkamari ho tayo ng pagdidiin, mga kapatid. Tulad po nito, in-screenshot ko po ito, why the delays, mga kapatid. So, makikita po natin yan. Sabi dito, "The commitment then gave to the GC officers as a tentative report, a statement that concluded most of the revision noted above, but no action was taken, and the Pacific Union Conference continued to apply pressure for a decision." So, ano po mga kapatid? Ito po ay tentative, pansamantala. Ano po ang nakalagay ho dyan sa bandang ibaba? "On June 14, 1971, the GC officers voted to request N.C. Wilson." So, nakikita po natin yung mga picture, time and place must be considered. Ang gusto ko lang po mapansin dito, yung pahayag dito, ang sabi nga dyan, kung tatagalugin ho natin itong pagkakasabi rito, ay isang pahayag na kasama ang karamihan sa mga pagbabagong binanggit sa itaas, ngunit walang aksyon na ginawa. So, but no action was taken. Kasi po, napapansin po natin na meron pong mga pagkuha minsan ng mga references na baka hindi naman talaga yon ang official na sinasabi ng simbahan. So, maging ano tayo, maging maingat po tayo sa ating pong mga binabasa. Kaya sana po itong mga bumabatikos at nambubuli sa Seventh-day Adventist ay tapusin yung pakinggan po ito para hindi po maging unfair at maging subjective yung dahilan ng inyong pagbuhat batikos sa Seventh-day Adventist. So, ang SDA tumatayo sa paniniwala na tinatawag na progressive light
Ganito po ang sinasabi sa Adventist Today tungkol sa abortion. Sabi niya po rito, "We could reason that progressive revelation of God's will on abortion is leading us to declare the present truth." So, naniniwala ho tayo sa progressive revelation, mga kapatid, lalo na po, pagdating po sa isyu ng abortion, naniniwala ho na darating po tayo sa tamang liwanag. So, ano ang panalangin ng mga itinuturing nating gabay pagdating sa mga masisilang na usapin na dalhin tayo sa present truth. Kaya kung noon ay medyo magulo, ngayon medyo maayos na. So, wag ko kayo papayag, mga kapatid, na ang inyo pong nire-research ay hindi latest. Baka po mga luma na yan, hindi po updated. Ay marami naman po tayong mga bagong paningin o pahayag na dapat po natin mas tamang gamitin. So, alamin natin kung galing sa kalaban ang publication natin kinagamit o kahit nasabihin na nagpapakilalang Adventist, kasi alam naman natin sa mga usapin may pro, may anti. So, dapat maiging maingat po tayo sa bagay na 'yon. Ngayon, ang aking gagamitin ay mapagkakatiwalaan at malinaw po ito, latest statement po ito ng church. Dahil nga sa hindi ito nagkaroon ng final noong unang mga taon, ay nitong bandang huli, bago mag-pandemic, ay pumutok uli yung issue tungkol dito. At noong 2019, ay mayroon pong inilabas ang General Conference, mga kapatid, na statement. So makikita ho ninyo rito, ayan, dito sa bandang kaliwa ng screen ay makikita mo nyo Seventh-day Adventist Church General Conference. Tapos, ayan po ang panganyang pinakatitulo, no? Statement on the Biblical View of Unborn Life and its Implication for Abortion. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano kasimple po mag-research, ano? Ito po, makikita po ninyo rito. Ni-research ko lang ho dyan, yung pong General Conference. Itong title na yan. I-research lang po ninyo yan, tapos dadalhin na po kayo sa pinakalitest. Ito po yon. At kung papansinin ho ninyo rito, ayan ang mga importanteng mga binanggit, biblical principles and teaching relating to abortion. Tapos, ayan, maiksi lang ho itong ating pag-uusapan, mga kapatid. Mayroon pong numbering po dito. Number 1 hanggang, yan, may number 2 po dyan. Hanggang number 6 actually ito, number 3. Tapos, number 4, number 5, at number 6, last number. Then, dito sa ibaba ay nandyan po yung ating pag-uusapan din, yung implications. So ito po ang ating tatalakayin. At kung kailan po ito, mga kapatid, pinagbutuhan, makikita ho ninyo rito, yan po ay October 16, 2019. Ayan. So, ibig sabihin na ayan po, official statement. Para hindi ho magkaroon ng kalituhan, direkta na po tayo dito. So, ang topic nito ay tulad ng aking binabanggit, controversial hanggang ngayon, lalo na po mga kapatid sa mga simple po natin, mga kapatiran. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na noon pa man, kahit na medyo parang hindi maganda yung guidelines na lumabas noong mga taon noon, 1971 o 1992. Subalit, tandaan po natin na meron pong pag-unlad ang ating statement. Ganito po, mga kapatid at mga taga-subaybay. Sa history ng Seventh-day Adventist, ay meron po talagang mga individual na merong sariling mga paninindigan. Like for example, yung kumbatan issue doon sa Germany na napapagbintangan din ng iba na yun ay official na statement ng church. With, samantala, hindi naman paninindigan yun ng buong iglesia. Naging dahilan yun kung bakit may mga lumabas sa atin. Tapos, marami pa. May pro, may anti. Katulad din po ng issue tungkol sa Trinity, marami din ang kalaban. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy yan. Ibig sabihin, ang iglesia po, palabasa hindi po ito diktadorang iglesia, ay may kalayaan. Subalit nung kainitan tungkol sa issue ng abortion, mga kapatid, ay wala naman po tayong record na dami, marami pong mga Adventist ang nawala ng gana sa pananampalatayang ito. Sa ibig sabihin, minsan ang problema hindi sa Adventism, kundi sa Adventist. Ibig sabihin, individual. Granting, mga kapatid, granting na ang church mismo ang nagkamali, palibasa ay mga leader. Halimbawa na lang, pero hindi natin sinasang-ayunan.
May mga leader po tayo na nagkamali ng pasya o decision. Na-experience na rin po ito sa panahon pa ni Ellen White, mga kapatid. Kaya nga, yung kasamaan sa loob ng iglesia, hindi po niya tinatago. May mga naging problema po talaga. Kaya, tingnan natin ang sinasabi ng ating mensaherong si Ellen White. Ang sabi po niya rito sa HB 238, "The church enfeebled and defective, needing to be reproved, warned, and counseled, is the only object upon earth upon which Christ bestows His supreme regard. The world is a workmanship in which, through the cooperation of human and divine agencies, Jesus is making experiments by His grace and divine mercy upon human heart." So, ang issue dito, mga kapatid, hindi abortion. Subalit, binapakita lang po natin na noon pa man, may mga taong hindi nagiging tapat sa kanilang tungkulin, may mga individual, may mga naging leader pa nga. Kaya nga, ipinapahayag ng ating kinikilalang mensahero ng iglesia ay meron po itong sabihin na natin na depekto. Kailangan ng saway, bigyan ng babala, payuhan. Subalit ang sabi dyan, ito ang tanging bagay sa lupa kung saan ay ipinagkuloob ni Kristo ang kanyang mataas na pagpapahalaga. Christ bestows His supreme regard. So, hindi po iiwanan ng Diyos ang iglesyang ito. Iwanan na po ito ng kung sino-sino mga dating Adventista. Hindi ito iiwanan ng Panginoon. Ano pa? Ang sabi niya rito, "The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. None but those who have been overcoming by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with the loyal and true, without spot or stain of sin, without guile in their mouths." So, parang babagsak. Minsan, nakakadismaya, no? Mamangararinig tayo, ayoko na sa Adventist kasi talamak po yung corruption na ganito, ganyan. Ay, hindi po sinasabi na pababayaan ng Panginoon at hindi ito babagsak. Bumagsak na lang po, mga kapatid, yung katuwiran ng mga nagtutulisaw dito. Pero ang church ay hindi po ito babagsak. At saka, sabi po dyan, no? Ang pagkakabanggit po dito, "This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place." Pero mo, ito'y kakilakilabot na pagsubok. "This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place." Mangyayari po talaga ito. So, susubukin ho ito, mga kapatid. Kaya nga tayo bilang kaanib, ay dapat ay alam natin na may pinagdadaanan ang iglesia. So, hindi ko po sinasabi ito para sabihin na may pagkakamali po sa kalagayan at sa paniniwala ng Seventh Adventist ngayon. Dahil nga sa pwedeng gawin ni Satanas na pagmukhaing mali ang iglesia, which is hindi naman pala totoo. Ngayon, ito pa, sabi, "The Lord has not forsaken His people. Satan points to the mistakes that they have made and tries to make them believe that thus they have separated themselves from God." So, makikita po ninyo dito, mga kapatid, ang question ay, pababayaan kaya itong iglesyang ito? Kaya tayo ay aalis at hindi na maghahanap na ng mga lilipatan, mga kapatid. Ang sabi po dito, hindi. "The Lord not forsaken His people." Hindi ito pababayaan ng Panginoon. E ano daw ang gawain ni Satanas? Ang sabi po dyan, "Satan points to the mistakes that they have made." Ang ibig sabihin, yung salitang ito ay patungkol sa mga individual na nasa loob. Ang problema ay hindi Adventism, kundi Adventist. Ibig sabihin, mga individual, hindi yung church as a whole. Malinaw naman na hindi final decision sa ayon sa mga aral, yung pong mga guidelines na ginawa natin, tentative report nga eh, unsettled. So, kung titingnan natin ngayon, ano daw ang trabaho ni Satanas ayon dito? Ano gagawin ni Satanas, mga kapatid? Si Satan, paniniwalain niya na ang iglesyang ito ay yung mga individual na tao ay hiwalay na sa Diyos. Tries to make them believe that thus they have separated themselves from God. Sasabihin, itong iglesia na to, hindi na to sa Diyos. Aalis na ako dito.
Oh, mga kapatid na mga nanghihina ang loob, kasi nga pinagbabasa po ninyo yung mga paninira ng mga kaaway. Tama yung ginagawa ninyo na isang guni po ninyo doon sa mga nagpo-programa na ang inyo pong pagkakadismaya ay makita ko ninyo ang liwanag. Huwag po kayo doon sa mga tao na lalo kayong ibabagsak at paghihinaan ang inyong loob, lalo na dito po pinag-uusapan natin, ito'y tunay na iglesia na ating kinaaaniban. So, kaya nga akin pong pinilit na ito po ay matalakay. So, ang mga masasamang anghel, ang sabi diyan, ay naghahanap ng lahat ng paraan upang pahinaan ang loob ng mga taong nagsusumikap para sa matagumpay na laban sa kasalanan. Ayan o, mga kapatid. Evil angels seek in every way to discourage those who are striving for victory over sin. They hold up before them their past unworthiness and represent their case as hopeless. Biro mo, itinataas nila sa harap nila ang kanilang nakaraan, hindi pagiging karapat-dapat at kinakatawanan ang kanilang kaso bilang walang pag-asa. Yung pong mga nakaraang decision, nakaraang buhay natin, nung nasa kasalanan pa, minsan ang ginawa ang mga anghel ni Satanas, yun ang ipinapamukha sa atin. Ah, palpakan naman eh, noon ngayon. So, tinuturo po at ipinapakita sa atin ang mga kahinaan at pagkakamali natin noon. So, ito po ngayon ang tinatawag nating latest. Ito na, sisimulan ko na po ito. Punta tayo sa introduction nitong ating pong official statement galing po sa website ng General Conference. Ito po ang nakasulat. Human beings are created in the image of God. Part of the gift that God has given us as humans in procreation. So, ang bawat salita na makikita ho natin dito ay nagpapakilala ng pagpapahalaga ng buhay ng tao. Ito, ika ay bahagi ng loob na ibinigay ng Diyos sa atin upang ang mga tao ay magkaroon ng procreation. Ito ay bahagi ng sagrado at regalo ng Diyos na dapat nating pahalagahan. O, ano pang sabi po mga kapatid? In God's original plan, every pregnancy should be the result of the expression of love between a man and a woman committed to each other in marriage. So, dito pa sa lang sa introduction mga kapatid, ay makikita natin yung pro-life na stand ng Adventist. Ituloy natin. Ang sabi niya rito, a pregnancy should be wanted and its baby should be loved, valued, and nurtured even before birth. Kita mo, ang ganda, no? Yung pagbubungtis ay dapat na hinahangad at ang bawat sanggol ay dapat mahalin, pahalagahan, alagaan, kailan? Bago man ipanganak. So, dito pa lang sa introduction ng ating iglesia, mga kapatid, ay ipinapakita na rito na mahalin ng magulang ang bata sa sinapupunan pa lamang. At ang sabi po, unfortunately, since the entrance of sin, Satan has made intentional efforts to mar the image of God by defacing all of God's gifts, including the gift of procreation. Consequently, individuals are at times faced with difficult dilemmas and decisions regarding a pregnancy. So nakita nyo, mga kapatid, ang tinutukoy dito na dapat mahalin ay yung mga nasa loob ng tiyan before birth, ang sabi po dyan. Kaya lang, sabi dito, sa kasamaang panad, since the entrance of sin, nang pumasok ang kasalanan, sinadya ni Satanas nasirain ang larawan ng Diyos sa magitan ng pagsira sa lahat ng kaloob ng Diyos. At isa po sa gustong i-diin sa atin ay yung sinisira ay yung pong pagpigil sa procreation. Mga kapatid, narigalo ito ng Panginoon. Dito, ang mga individual ay bagaman ay nakikita natin na sa labas ay talamak po ang abortion. So, sa mga salitang ito ay hindi po natin pinopromote na gayahin iyon. Yan po yung punto na nais po natin na mapansin dito. Bagaman marami po ang mga humaharap sa mga dilema o mga kahirapan sa mga pagdidesisyon nila kung itutuloy ba ang pagbubuntis o hindi. Ganun pa man ipinapahayag sa atin dito na hindi po natin dapat ito baliwalain. Ituloy natin. The Seventh-day Adventist Church is committed to the teaching and principles of the Holy Scripture, which express God's values of life and provide guidance for prospective
active mothers and fathers, medical personnel, churches, and all believers in matters of faith, doctrine, ethical behavior, and lifestyle. So, makikita natin dito, mga kapatid, saan daw nakatuon ang Seventh-day Adventist Church, mga kapatid? Committed to the teaching and principles of Holy Scriptures, which express God's values on life and provide guidance for prospective mothers and fathers. Ayun, oh, ang ganda po mga kapatid. Nakatuon ang iglesyang ito sa mga turo at prinsipyo ng banal na kasulatan na nagpapahayag sa pagpapahalaga ng Diyos sa buhay at nagbibigay ng patnubay sa mga magiging ina at Ama. The church, while not being the conscience of individual believers, has the duty to convey the principles and teachings of the Word of God. So ayan ho mga kapatid, ano? Ang lahat ng mga mananampalataya ay may kinalaman, yung pinaniniwalaan natin, may kinalaman sa doktrina, ethical, pag-uugali at pamumuhay, ay dapat ito po ay maging ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. So kung ang SDA ay nakatuon sa principles of the Holy Scripture, magtuturo ba kaya ang iglesyang ito ng pagpatay sa bata, mga kapatid? So ano po ang sumunod na sinasabi rito? So makita natin ang iglesia, kahit na yung budhi ng mga individual na mananampalataya ay may tungkulin, may karapatan na magdesisyon kung anong gusto niya, subalit pinapagabayan sa atin sa gamit po ang banal na kasulatan. Ngayon makikita po natin dito na tayo dapat ay nangahawakan sa liwanag at prinsipyo ng banal na kasulatan. Ito po ang karugtong. This statement affirms the sanctity of life and presents biblical principles bearing on abortion. Ayan, ito na. Yung statement ng church ay pahayag na ito ay nagpapatibay sa kabanalan ng buhay at paglalahad ng mga simulain sa Biblia at lalo na may kinalaman sa abortion. Tingnan po natin ito. Ayan. Punta tayo rito, biblical principles and teachings relating to abortion. Ito po yung pahayag ng ating church, mga kapatid, ha? Pakinggan po ninyo. Kadiri ba itong church na ito? Ang masama ba itong iglesia na ating pinagsasama? Masamahan. Masahin natin. As the practice of abortion must be weighed in the light of scriptures, the following biblical principles and teachings provide guidance for the community of faith and individuals affected by such difficult choices. So, ayan. Sa madaling salita, pagdating sa isyu ng abortion, kailangan ito ay timbangin sa liwanag ng banal na kasulatan o prinsipyo ng Biblia. Kapag ganito po ang dinidiin ng church, mga kapatid, ano to? Pro-abortion ba ang itinuturo tulad ng pagkaintindi ng iba? Natapos ko ito, mga kapatid. Wala ko talaga akong nakitang itinuturo ng church na pumapayag at kinukonsente ang abortion. Ang sabi dyan, yung mga sumusunod na mga prinsipyo na turo ng Biblia ay nagbibigay ng patnubay para sa komunidad ng mga mananampalataya at mga individual na apektado ng gayoong yung nahihirapan bago pumili. So, ibig sabihin, yung masamang individual na nahihirapan, itutuloy ba niyang pagbubuntis? Ano ba ito? May problema yung sanggol na ito. Galit ako sa tatay nito, kung ano-ano man yan. Kailangan ay gagabayan po, mga kapatid, ng turo ng Biblia. So, sa ganito pong pagpapahayag ng church, ay hindi niya pinapahintulutan yung pagpatay sa mga sanggol sa loob ng sinapupunan ng isang ina. Ibig sabihin, ang gampanin natin para doon sa mga individual na nanahihirapan at gustong magpalaglag, ay ang gagawin ng church ay magbibigay ng gabay. Gagamitin ang biblical principle bilang ating gabay. So, punta na tayo dito sa anim, no? Anim na mahalagang punto na binibigyan ng diin ng ating iglesia. Ang number one, mga kapatid, God upholds the value and sacredness
of human life. Ayan, itinataguyod ng Diyos ang kasagraduhan ng buhay ng tao. So dito, idinidiin ho mga kapatid, pinapakita po sa atin dito na dapat pahalagahan ang bawat buhay. Human life is of the greatest value of God. Ayan po mga kapatid, oh. Having created humanity in His image. Mga kapatid, ginamit yung Genesis chapter 1 verse 27, chapter 2 verse 7. God has a personal interest in people. God loves them and communicates with them, and they in turn can love and communicate with Him. Ang Diyos ay may personal na interest na pagpapahalaga sa mga tao. Mahal sila ng Diyos, kaya nakikipag-usap siya sa kanila. Sila man ay ganun din, nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Lalo na po nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Nakikita po natin yung malapit na relasyon ng tao at ng Diyos. Sabi po dito, life is a gift of God, and God is the giver of life. In Jesus is life, John 1:4. He has life in Himself, John chapter 5 verse 26. He is the resurrection and the life, John 11:25, 14:6. He provides abundant life, John 10:10. Those who have the Son have life, 1 John 5:12. He is also the sustainer of life, Acts 17:25-28, Colossians 1:17, Hebrews 1 verses 1-3. And the Holy Spirit is described as the Spirit of life, Romans chapter 8 verse 2. God cares deeply for His creation and is especially for mankind. Ayan, oh. So, sa mga pahayag na ito, ipinamumukha ng church na ang abortion ay hindi biblical. Pro-life po tayo, mga kapatid at mga giliw ng mga taga-subaybay. Sabi po rito, higit pa rito. Furthermore, the importance of human life is made clear by the fact that after the fall, Genesis chapter 3, God gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life, John 3:16. While God could have abandoned and terminated sinful humanity, He opted for life. Consequently, Christ followers will be raised from the dead and will live in face-to-face communion with God. John 11:25-26, 1 Thessalonians chapter 4 verses 15-17, and Revelation 21 verse 3. So, makikita natin dito mga kapatid na bagaman maaaring iwanan ng Diyos ang tao na mas piniling sundin si Satanas kaysa manatili sa kanyang kautusan, mas ginusto niyang ibigay ang buhay ng kanyang anak sa mga makasalanang taong ito para bumalik uli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga panitong pahayag mga kapatid ay pagpapakita sa kahalagahan ng buhay ng tao mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito po ang kasunod. Thus, human life is of inestimable value. Ang ganda, oh. Walang katumbas na halaga, an inestimable value. Mga kapatid, this is true for all stages of human life. Ano daw po yung walang katumbas na halaga? Mga kapatid, this is true for all stages of life. Ibig sabihin, nakikita natin dito yung all stages of life ay lahat ng uri atas ng buhay. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan ay pinapahalagahan ng Diyos. Inaakay po tayo ng iglesyang ito, mga kapatid ko, na mahalin ang buhay. Hindi ho tayo nagtuturo na patayin ang sanggol sa sinapupunan. Katulad ng interpretation ng iba na hindi naman siguro nasuri yung mabuti ang ating pong paniniwala. At lalo na po dito sa mga kalaban ng Seventh-day Adventist, sana po ay huwag ho kayong nagsasalita ng hindi naman ninyo alam yung buong history. Tingnan po natin, oh, nang gamitin yung salitang this is true for all stages of human life, ipinapamukha sa atin na ipinapakita ng church nito na pati sanggol kasama dapat sa
papahalagahan. Eh, iwan ko na lang ho, mga kapatid, kung bakit di merong ang dating ay ang sama-sama ng iglesia. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga kapatid na ang pagkaakala nila ang church na ito ay napakasama. So, sa bagay, yung marami naman sa ating mga nanonood ay wala sigurong time para hanapin kung ano po yung ating pinangahawakang paniniwala. So, lalo na itong karugtong po, mga kapatid, ho? Anong sabi po dyan, no? It is also true for all human, regardless sex, ethnicity, social status, religion, and whatever else, may distinguish them. Ito po, such an understanding of the sanctity of the gifts inviolable and equal value to each and every human life and requires it to be treated with the utmost respect and care. Ayan to, mga kapatid. So, tinanong ninyo, ang ganitong pag-unawa sa kabanalan ng buhay ay nagbibigay ng hindi pagnalalabag na pantay na halaga sa bawat buhay ng tao. At nangangailangan ito na tratuhin ng may lubos na paggalang at pagpapahalaga. O, ngayon, ito ang number 2. Sabi po dyan, God considers the unborn child as human life. O, kita nyo na. Doon sa statement na sa premise na yun, mga kapatid, sa number 1, nakikita po natin, idinugtong po rito, God considers the unborn child as human life. Papahalagahan din po yung mga sanggol sa sinapupunan. Itinuturing ika ng Diyos ang hindi pa isinisilang ng mga sanggol ay ano po, bigyan din ito ng halaga. Ito ang church. Oh, mga kapatid, sa tingin nyo, may kapalpakan, may problema ba sa mga salitang ito? Prenatal, life is precious of God's sight. Ang sabi po dyan, ang buhay bago ang panganganak ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Abay, kapag ikaw ay hindi naintindihan ito, mga kapatid. Minsan kasi ang nangyayari, may mga individual po tayo na parang ang pakiramdam ho nila ay sinugo sila ng Diyos para gisingin ang church, para gisingin yung mga leader na kulang na lang sumigaw. Hao, gising, may mga pumupunta pa sa mga opisina para daw ituwid yung pamunuan. Hello, mga kapatid. Hindi ho natutulog yung ating mga namumuno. Akala lang siguro ng mga individual ay may problema. Pero pinag-uusapan po nila ng masinan ang mga bagay na ito. Kaya yung pong nag-aakala na para gisingin ang church, hindi po kaya tayo ang nakakatulog, mga kapatid, at tayo ang dapat gisingin ng church. Kasi narito naman ang napakagagandang mga pahayag na ito . Para gisingin tayo. Baka naman ay nagkukulang po tayo sa ating mga pagsusuri na kailangan po ay makompleto bago magbitaw ng ating mga salitang binibitawan. So nakita po ninyo ang mga post para tuligsain ang iglesia. Pero ngayon, nakita po ninyo na hindi naman pala ganon, no? So, tingnan po natin ang sinasabi, ang ginamit po dyan, ano? Ay ginamit pa yung aklat ng awit, no? The days fashion for me, when as yet there were none of them. Psalms 139 verse 16. In certain cases, God directly guided prenatal life. Samson was to be Nazarite to God from the womb. Judges 13 verse 5. Kaya, yung pong mga bata, ano? At tinatawag na lang Panginoon mula pa lamang sa sinapupunan ng kanilang ina. Ibig sabihin, ipinapaintindi ito sa mga abortionist na magdahan-dahan, hindi ho tama na papatayin ang sanggol sa sinapupunan. Kaya nga, ginamit po itong mga talatang ito na ipinagbubuntis pa lang ay nakaprophecy na. Mga kapatid, meron po bang pagpapakikayag ang church na pinagsasama-samahan natin na patayin ang bata sa sinapupunan? Ay wala po, napakalayo po nun. Ito, the servant of God is called from the womb. Isaiah 49:1 and 5. Jeremiah was already chosen as a prophet before his birth. Jeremiah chapter 1 verse 5. As was Paul, Galatians chapter 1 verse 15. And John the Baptist was to be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Luke chapter 1 verse 15. Of Jesus, the angel Gabriel explained to Mary, therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Luke chapter 1 verse 35. So ngayon, ang pagpapakita po nito ng mga statement nito, mga kapatid, ay
para ang sino man na makakabasa na individual na kaanib ng iglesyang ito ay huwag ho mag-iisip na magpalaglag ng kanilang bata. Ngayon, ganito pa, sumunod. In His incarnation, Jesus Himself experienced the human prenatal period and was recognized as the Messiah and the Son of God soon after His conception. Luke chapter 1 verses 40-45. The Bible already attributes to the unborn child joy. Ayan, no, yung Luke chapter 1 verse 44. And even rivalry, Genesis chapter 25 verse 21-23, those not yet born have a firm place with God. Job chapter 10 verses 8-12, chapter 31 verses 13-15. Biblical law shows a strong regard for protecting human life and considers harm to or the loss of a baby or mother as a result of a violent act a serious issue. Exodus chapter 21 verses 22-23. Ah, maganda nga pala itong talatang ito. Pagdating ilagay mo nga yung Exodus, possible ba? Exodus 21 verse 22-23, hindi ko na ilagay ho dito. Pero may kinalaman po ito sa mga sanggol sa loob ng tiyan pa lang, mga kapatid. So makikita natin dito, maging ang Panginoong Yesus sa kanyang pagkakatawang tao, nakaranas na po ng paghihirap kasi inuusig, di alam kung saan iluluwal, ano? Dumanas na ng pagsubok. Subalit, ayon sa Biblia, kung babasahin natin yung Lucas 1:40-45, i-ready mo lang itong Exodus 21-22-23. Ito, babasahin ko po yung Lucas, ano, mga kapatid, 1:40-45. At pumasok sa bahay si Zacharias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan. At napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Kita nyo na, ipinapakita po sa atin dito, mga kapatid, na ang buntis pa lamang ay talagang kinalulugdan na ng Panginoon. At nakita nga po natin dito, mga kapatid, ang kalagayang ito. At sabi po sa verse 24, at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano pat nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Imagine, mga kapatid. 44, sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. At mapalad ang babaeng sumasampalataya sapagkat matutupad ang bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon. Yan. So, tingnan natin ngayon yung ginamit na talata po dito, mga kapatid. Yung Exodus 21, verse 22-23. Basahin din po natin yan. Bakit ginamit po ito ng ating statement? Ang ganda po, mga kapatid at mga Gil na taga-subaybay, kung titingnan natin at unawain mabuti itong ating pinaniniwalaan, ay wala hong sino man na mawawala ng gana sa pananampalatayang ito bilang Seventh-day Adventist. Exodus 21:22-23. Maganda po kasi ito eh. Ito po, 21:22-23. At kung may bagbagbag at makasakit ng isang babaeng buntis, tingnan nyo ha, at anupat makunan, at gayon may walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya ayon sa iatang sa kaniya ng asawa ng babae, at siya'y magbabayad ng ayon sa pasya ng mga hukom. Biruin mo, ito hindi pa sinadya ito ha. Oh, halimbawa, na-stress ho, mga kapatid. May ginawang masama sa buntis, nakunan, mananagot eh. Eh, yung pa kayang magpa-abort? O bakit kukunin ito ng church natin kung pro-abortion? Oh, so, sa 23, datapat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay. Isipin nyo yan, hindi man nakunan ng anak, nagkaroon po ng problema, abay, mananagot ho ang may kagagawan. Isipin mong ginagawa at ipinakita po ito bilang talata ng ating simbahan, tapos pagbibintangan na pro-abortion tayo, mga kapatid. So, punta tayo sa number 3. Sabi po rito, the will of God regarding human life is expressed in the Ten Commandments and explained by Jesus in the Sermon on the Mount.
The Decalogue was given to God's covenant people and the world to guide their lives and protect them. Its commandments are unchanging truths which should be cherished, respected, and obeyed. The psalmist praises God's law, Psalms 119, and Paul calls it holy, righteous, and good, Romans chapter 7, verse 12. The sixth commandment states, so nandito yung ika-anim na utos. Ngayon, tingnan muna natin ito, bigyan natin ng pansin. Meron ako nakikita sa Facebook na panunuya sa Adventist na di umano, ang Adventist ay nagtuturo ng 10 utos, pero pumapatay naman ng sanggol. Sabagay, ano, masanay na po tayo na yung mga panunuligsa sa atin. Kasi sa atin mismong statement ay binabanggit po rito, kung titingnan natin ang mga salita na ginamit dyan, eh, ewan ko kung magiging masama pa ang inyong tingin sa iglesia. Ang sabi dyan, its commandments are unchanging truth. Ang sabi po dyan, 10 commandments. Ang mga utos na ito ay hindi nagbabagong katotohanan na dapat pahalagahan. Ano pong sabi dyan? Igalang at sundin. Pinupuri ng salmista ang batas ng Diyos. Si David, no? Yung pong mang-aawit, ano, ay pinupuri niyang salitaan ang kautusan ng Diyos. At tinawag naman ito ni Apostol Pablo na matuwid, banal at mabuti. Ay ano daw po ang sinasabi sa commandments na kailangan ito po ay ano, hindi nagbabagong katotohanan. Ano yung utos na yon? You shall not kill. Exodus chapter 20 verse 13, which calls for the preservation of human life. O kita mo na, yung ika-anim na utos na huwag papatay, ay katumbas po nito yung abortion. Tapos pagbibintangan natin na ang church ay pumapatay, madidismaya tayo, mga kapatid. Minsan, baliktad po talaga, no? Parang ang dating ay may ilan-ilan na kapatid na kailangan i-rebuke ang mga pastor, ang mga church. Sabing ganun, eh. E baka po kasi kailangan tayo ang i-rebuke, mga kapatid. Hindi ho yung ating mga leader. So, yung huwag kang papatay, ito ay utos na nagpapahalaga sa buhay. Sabi yan, which calls for the preservation of human life. The principle to preserve life, ang sabi dyan, enshrined in the sixth commandment, places abortion within its scope. Ano daw po ang ibig sabihin, mga kapatid? The principle to preserve life enshrined in the sixth commandment places abortion within its scope. So, ang ibig sabihin, yung pong ika-anim na utos ay sakop po nito, yung saklaw ho nito, mga kapatid, yung abortion, kasalanan nyo. Ibig sabihin, itong pahayag ng church ay dapat natin sabihin, praise God, hindi yan, ayoko na. Walang ganon, mga kapatid. Hindi yung ayoko nang magsimba, mali ang church. Ang dapat sabihin natin, praise God, kasi ang ginamit natin ay yung tamang statement. Hindi yung mga nakaraan na kailangang reviewin, mga taga-subaybay. Sana mag-isip tapo tayo sa bagay na ito. Kaya nga sabi dyan, pinagtibay ni Jesus ang utos na huwag kang papatay. Bakit? Binanggit sa Mateo 21:22. O ang buhay ay protektado ng Diyos. Life is protected by God. It is not measured by individual's ability or their usefulness, but by the value that God's creation and sacrificial love has placed on it. Personhood, human value, and salvation are not earned or merited, but graciously granted by God. Ang ganda, oh, mga kapatid. Personhood, human value, and salvation are not earned or merit, but graciously granted by God. Ang katauhan o halaga ng tao at kaligtasan ay hindi nakukuha o karapat-dapat, ngunit magiliw itong ipinagkaloob ng Diyos. Yan po ang pahayag ng church. Ang mga pahayag na ito ay para kung ikaw na nanonood ay gusto mong magpa-abort, tumigil ka. Ewan ko nga kung bakit nabaliktad ho ngayon. Parang sinasabi daw ng church, sige, pumila kayo, laglaga na. Ganon. Ewan ko na lang, mga kapatid. Tinong number 4. God is the owner of life
and human beings are His stewards. Scripture teaches that God owns everything. Psalms chapter 50 verses 10 to 12. God has a dual claim on humans. They are His because He is their creator and therefore He owns them. Psalms 139 verses 13 to 16. They are also His because He is their redeemer and has bought them with the highest possible price, His own life. 1 Corinthians chapter 6 and verses 19 to 20. This means that all human beings are steward of whatever God has entrusted to them, including their own lives, that lives of their children and the unborn. Ikita mo na, mga kapatid. Tingnan ninyo ang nasa huling bahagi. Matapos ang pagpapakita ng halagan ng Diyos sa buhay ng tao, ay hindi po kinalimutan niyang isama yung sanggol, including their own lives and the lives of their children and the unborn. This means that all human beings are steward of whatever God has entrusted to them. Ayan o. Including yung sarili ng buhay, mga bata, at pati yung mga ipinagbubuntis pa lamang. Nangangahulugan ito na ang lahat ng tao ay mga katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kabilang ang sarili ng buhay, buhay ng kanilang anak, pati yung mga hindi pa ipinapanganak. So, pati yung nasa loob ng sinapupunan. Kapag ito ang ginawa mong payo sa isang biktima ng panggagahasa, ang tatay ay pusakal na kriminal. Rape victims, mga kapatid, na ano pata ayaw talagang ipagbuntis, nasusuklam yung nanay. Subukan mong payuhan ng payo galing sa Adventist Church. Hindi na ho yan magpapalaglag. Eh bakit ho ngayon binabaliktad na ang iglesia ay ang sama-sama? Naku naman, mga kapatid. Sabi ko nga eh, pagka binasahan, ang Seventh-day Adventist ay may pinakamalino ng mapagpapahayag na pangalagaan pati mga sanggol sa sinapupunan. Eh bakit ngayon na ibabalikta rin ang mga kaaway? Eh pati tapos tayo mga miyembro. Eh ano ba? Mga kapatid, huwag ganun, no? Kung kaya nga, challenge natin. Merong magpalaglag, hanapin nyo. Basahan nyo ng guidelines ng Seventh-day Adventist Church. Hindi siya magpapalaglag. Kaya tigilan ho yung pagsasabi na ang Seventh-day Adventist ay pro-abortion. Ito nga eh, isi-search nyo lang eh. Eh kung ano-ano po yung siguro yung pinuntahan ng iba ng mga gagamitin references. O kaya yung mga kalaban, nagpipiesta, mga kapatid. Ngayon, tingnan natin, sumunod. The stewardship of life also includes carrying responsibilities which in some ways limit their choices. 1 Corinthians chapter 19 to 22. Since God is the giver and owner of life, human beings do not have ultimate control over themselves and should seek to preserve life wherever possible. The principle of the stewardship of life obligates the community of believers to guide, support, care for, and love those facing decisions about pregnancy. Ayan o mga kapatid, sabihin na natin na may isang sitwasyon na talagang ayaw ng babae na magsilang, mga kapatid. Sabi po dyan, since God is the giver and owner of life, human beings do not have ultimate control over themselves and should seek to preserve life wherever possible. Mga kapatid, hanggat maaari, ano raw? Tagalogin natin, ang Diyos ang tagapagbigay at may-ari ng buhay. Ang mga tao ay walang ganap na kontrol o karapatan sa kanilang sarili. At dapat hangarin niya na pangalagaan ang buhay hanggat maaari. Saan dito ang stand ng church na magpa-abort ka? Aba, ay kundi ka ba naman ma-high blood, mga kapatid? Itong mga kalaban. Kung ano po ang payo sa mga nahihirapan sa pagbubuntis? The principle of the stewardship of life obligates the community of believers to guide, support, care for, and love those facing decisions about pregnancies. So ang prinsipyo ng pangasiwa ng buhay ay nag-uobliga sa komunidad o sa atin bilang mga mananampalataya na gabayan, suportahan, pangalagaan, mahalin ang mga nahaharap sa mga desisyon tungkol sa maling desisyon tungkol sa pagbubuntis. Ibig sabihin,
Kung susundan natin ang pahayag na ito, kung may pupunta sa ospital na magpapalaglag, sasabihin ba ng doktor, sige, down payment. Ganon, isa church pa lang, pinapapayuhan na sa ating mga kapatid. Eh, sasabihin ng hindi, noon kasi, ganito. Ito yung tamang hawa. Bakit babalikan natin yung nakaraan? Unsettled nga eh, mga kapatid. So, tanong, may ganito bang kagandang payo yung mga tumutulig sa Adventist tungkol sa abortion? Sige nga, sina-challenge ko po yung mga nagpo-post na ang Adventist daw ay abortionist, sabi ng mga kumakalaban, lalo yung mga CFD at iba pa. Ipagkita nga doon ninyo ang inyong statement tungkol sa payo na dapat hindi magpa-abort ng isang buntis. At ikumpara ho natin dito. Sige daw. Ito, hayag naman to eh. Share nyo mga kapatid para tumahimik po yung mga nanonulig sa atin. Number 5, sige to the last. The Bible teaches care for the weak and the vulnerable. Ano na po mga kapatid? Oh, tama na. Oh, God himself cares for those who are disadvantaged and oppressed and protects them. He shows no partiality nor takes a bribe. He administers justice for the fatherless and the widow and loves the stranger, giving him food and clothing. Deuteronomy chapter 10 verse 17 and 18. Psalms 82 verses 3 and 4. James 1:27. He does not hold children accountable for the sins of their fathers. Ezekiel 18:20. God expects the same of His children. Kita mo mga kapatid, pansin nyo, unawain po ninyo mabuti itong number 5 na ito. Kahit pa ang tatay niyan, adik, pusakal, o nakariri, o may problema sa pag-iisip kasi yung mga, pag may lahi daw, sira ulo, ay pinapa-abort. Pero dito sa atin hindi eh, kahit na ano pang problema eh. Bakit? Kung criminal ba tatay, ipapa-abort na? Kung na-rip ba, o inahasa, kay galit na galit, ganun ba? Sabi po, ginamit po yung Ezekiel chapter 18 verse 20, ano pong sabi dyan? Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak, ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. So ibig sabihin, ipinapakita ko dito na kahit na yung mga biktima ng pangmadkarmaldumal at ng panggagahasa mga kapatid ay wala hong kinalaman yung sanggol. Ngayon, nagtuturo bang church ng abortion sa kalagayang ito mga kapatid? Naku po, iwan ko na. O ito, puntahan natin itong sumunod. They are called to help vulnerable people and ease their lot. Psalms 41 verse 1, 81 verses 3 and 4, Acts 20 verse 35. Jesus speaks of the least of his brothers. Matthew 25:40, for whom his followers are responsible, and of the little ones who should not be despised or lost. The very youngest, namely the unborn, should be counted among them. Itabo na. Kita mo na ito, mga kapatid. Oh, ginagamit ng church ang ating tungkulin kung ay pinapakita na ang ating tungkulin, mga kapatid. Noon pa man sa Old Testament ay pahalagahan yung mga mahirap, mga nangangailangan, babaeng bao, ulila, yan. So kung babasahin natin yung awit, ay sinasabi po doon, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahihirap sapagkat ang Panginoon ang kakalinga sa kanya na mga nababagabag. So, ginamit din yung Mateo 25:40 tungkol sa mga bata. Ang sabi kasi ng mga alagad, ay paalisin, magulo yung mga bata, pero pinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad na pati sila may mga pananagutan. Huwag hong papalayuin ang mga bata para sa kanila ang kaharian ng Diyos. So, pinapalayo kasi ng mga alagad yung mga bata sa Panginoon eh. Sabi ang kung titingnan natin, pinakita doon ng Panginoon na huwag natin hahamakin yung mga bata. Saan? Ewan ko. Saan ka ba nakakita rito ang nagtuturo ang church ng abortion, ha? Okay, number 6. Last po ito. God's grace promotes life in a world marred by sin and death. It is God's nature to protect, preserve, and sustain life. In addition to the providence of God over His creation. Psalms 103:19, Colossians 1:17, Hebrews 1:3. The Bible acknowledges the wide-ranging, devastating, and degrading effects of sin on the creation, including the human body, in Romans 8:20-24. Paul describes the impact of the fall
as subjecting the creation to. So nakikita po natin mga kapatid, yung pagpapahayag dito ng biyaya ng Panginoon na ito po ay nagpo-promote ng kamatayan. Gusto ng Diyos na protektahan, i-preserve ang buhay. At ito po ay pagsuporta natin sa Diyos na nagbigay buhay sa kanyang mga nilang, lalo na po sa tao. Consequently, in rare and extreme cases, human conception may produce pregnancy with a fatal thrust and or acute life-threatening birth anomalies that present individuals and couples with exemption dilemmas. Decisions in such cases may be left to the conscience of the individuals involved and their families. These decisions should be well informed and guided by the Holy Spirit and the biblical view of life outlined above. God's grace promotes and protects life. Individuals in these challenging situations may come to Him in sincerity and find direction, comfort, and peace in the Lord. Ito, doon sa may mga matinding kaso, nabanggitan natin kanina, may kaso na pwedeng mamatay yung nagbubuntis. Pwede rin mamatay yung bata. Ang sabi po rito, halimbawa, isa lang sa kanilang mabubuhay. Decision in such cases may be left to the conscience of the individuals involved and their families. May mga ganun talagang kaso eh. Mamamatay din lang naman yung, mamamatay yung ano. Ano po ang bubuhayin? Yung nanay o yung anak? Doon sa family, kung sino ang gusto niyang pipiliin, yung anak. Isa lang pipiliin eh. Okay, hindi pa nakapagpili, pareho patuloy na matay yun. So, sabi rito, decision in such cases may be left to the conscience of the individuals involved and their families, mga kapatid. So, dapat sabi ng iba, dapat mag sinabing hindi nga eh. Pwede nga ikapahamak ng nanay o ng anak eh. Mamimili nga eh. So, tama, mag-decision yung asawa o yung mga immediate family. Ngayon, hindi niya pina-abort, edi namatay yung nanay, pareho lang, may pinatay din. So, ganyan ang sitwasyon. Kaya ang church, iniiwan sa konsensya ng pamilya, mga kapatid. Dahil maraming kaso ang ganyan, isa lang ang mabubuhay sa kanila, mga kapatid. Ngayon, punta tayo dito sa implication. Ayan, implications. Pag sinabing implications, parang conclusion na rin ito. Ang sabi rito, the Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life. Itinuturing daw ng Adventist Church ang abortion na hindi naaayon sa plano ng Diyos para sa buhay ng tao. Take note of this, mga kapatid. The Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life. O sige, alis pa sa Adventist dahil dito. Marami po akong, Brother Johnson, mali yata yung ating church eh. Parang naghahanap na yata, nanglilipatan yung mga kapatid eh. Hala, sabi Bisaya, ambot, mga kapatid. So, tingnan nun ninyo. Ang sabi po dyan, ulitin natin, the Seventh-day Adventist Church consider abortion out of harmony with God's plan. Tagalogin natin. Itinuturing ng Seventh-day Adventist Church ang abortion na hindi naaayon sa plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pro o anti? Tama na? So ano daw ang epekto nito, mga kapatid? It affects the unborn, the mother, the father, immediate and extended family members, the church, family, and society with long-term consequences for all. Ano raw ang maging epekto nito? Naaapektuhan nito yung, siyempre, yung hindi pa isinisilang, yung nanay, yung tatay, mga kalapit na miyembro ng pamilya, pati yung mga kasamahan sa simbahan at ang lipunan na may pangmatagalang kahihinatnan para sa lahat. So, ang dami palang pwedeng maapektuhan, mga kapatid. Ano ang payo sa mga mananampalataya? Layunin ng mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos. Believers aim to trust God and follow His will for them, knowing He has their best
interest in mind. So ang layunin ng na dapat maging layunin ng mananampalataya ay ano? Magtiwala sa Diyos. Sundin ang kanyang kalooban para sa kanila. Alam na nasa isip niya ang kanyang pinakamabuting interest. Ibig sabihin, pagka ganito, nilatagan ka ng mga talata, prinsipyo ayon sa Biblia, ay magde-desisyon ka talaga ng tama, mga kapatid. Inaakay tayo ng statement na ito na bumalik sa kalooban ng Diyos at bawal pumatay. Sabi pa rito, while not condoning abortion, the church and its members are called to be follow the example of Jesus, being full of grace and truth, John 1:14, to create an atmosphere of true love and provide grace-filled biblical pastoral care and loving support for those facing difficult decisions regarding abortion. Number two, enlist the help of well-functioning and committed families and educate them to provide care for struggling individuals, couples, and families. Ito mga kapatid, no? Pinapakita rito ng iglesia at mga kaanib ay hinihimok na sumunod sa halimbawa ng Panginoon bilang puspos ng biyaya at katotohanan. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay naglalaman po ng pagpapahalaga sa buhay. No? Binapakita po rito yung biblical na pangangalaga ng pastoral, pagmamahal, suporta sa mga nahaharap sa mahihirap na desisyon tungkol sa pagpapalaglag. Dito sa number 2, enlist the help of well-functioning and committed families and educate them to provide care for struggling individuals, couples, and families. Humingi ng tulong sa mga mahuhusay, sa mga eksperto at nakakatulong mga pamilya na turuan sila upang magbigay ng pangangalaga para sa mga nahihirapang individual, sa mga mag-asawa at pamilya. At sa number 3, encouraging church members to open their homes to those in need. Hikayatin ang mga kaanib ng simbahan na buksan ang kanilang mga tahanan sa mga nangangailangan, including single parents, parentless children, and adopted or foster care children. Pati yung mga batang, mga ulila, mga adopted, dapat ay pakitaan po ng church ng pagpapahalaga. Isa itong uri ng ministry, mga kapatid. Dalawin ang mga miyembro na mahihirap, mga matinding pangangailangan, baka hindi lang po mga material, emotional, baka kailangan. So, papayuhan, mga kapatid. Papayuhan, baka magbinta pa ng anak, no? So, hindi nga nagpa-abort, bininta naman. So, ano bang tungkulin ng church? Number 4, care deeply for and support the various ways pregnant women who decide to keep their unborn children. And sa number 5, and provide emotional and spiritual support to those who have aborted a child for various reasons or were forced to have an abortion and may be hurting physically, emotionally, and or spiritually. So yan mga kapatid, no? Malalim daw na pangalagaan, suportahan at sa iba't ibang paraan ang mga buntis na kababaihan na nagpapasyang panatilihin ang kanilang, kumbaga ay nang ang desisyon ay huwag nilang ipanganak yung bata, hindi ipalaglag. Kailangan suportahan, payuhan. Hindi suportahan na sige, palaglag mo, walang ganon. So nakikita po natin dito yung magandang payo sa mga buntis, mga kapatid. So nababaliktad ho eh. No, na yun ang nakakalungkot. Number 5, magbigay ng emotional at spiritual na suporta sa mga nag-abort ng isang bata sa iba't ibang dahilan o pinilit na magpalaglag at maaring manakit na nagkakaroon ng paranasan ng mga pananakit sa physical, emotional, or spiritual. So, ang mga pinilit na magpalaglag, sabi dyan, hindi naman natin alam na nagpa-abort na pala sila. Tulungan na lang, payuhan. Kailangan po ay nandoon mo yung tamang pagpapalakas ng loob sa mga kakilala po natin o kaibigan na nakaranas ng ganito. No? So, napakaganda po itong mga payo na ito sa atin. Nabaliktad po, ewan ko. Kaya talaga sa mga kapwa ko, mga nag-ministry, mag-ingat ho tayo sa inilalabas na mga referensya. Baka sa halip na makatulong tayo sa pagpapalakas sa pananampalataya, ay umag-akay tayo para manghina ang kapatid. Kapag hindi na ho healthy yung inyong mga napapakinggan, ay medyo maghanap po kayo ng mare-refresh po kayo. Ito po ang aming ginagawa ay hindi ho pagtatakip sa church. Ito po talaga ang stand ng church. Hindi ho tayo nagpapalusot. Ito po talaga ang sinasabi ng ating simbahan. The issue of abortion
present enormous challenges, but it individuals that the church the opportunity to be what the aspire to be, the fellowship of brothers and sisters, the community of believers, the family of God, revealing His immeasurable and unfailing love. So this statement was voted by the General Conference of Seventh Adventist Executive Committee at the annual council session in Silver Spring, Maryland on October 16, 2019. So yung issue ng abortion, mga kapatid, ay isang napakalaking hamon. So narito po ang posisyon, narito po ang sinasabi at payo ng Iglesia. Huwag po ninyo ma-misinterpret, mga kapatid, na nagtuturo ang simbahan ng magpalaglag at magpa-abort. Kailangan po, mga kapatid, sana mapanood po ito ng mga kapatid na nakapanood po doon sa video na sa halip na sila po ay maging masiglang kaanib ng Adventist ay nanghihina ang loob. At iwasan po natin, mga kapatid, yung mga criticism, lalo na yung mga kalaban naman ang pinanggagalingan. Ay, yung mga unang pinakita ko sa inyo, sino nagpo-post ninyo? Mga kalaban eh. So, wag na sing natin i-share yung ganon. Ang i-share po natin yung tamang stand ng church. Alam nyo, mga kapatid, ang iglesyang ito, hindi ko ito pababayaan ng Panginoon. Hindi po ito iiwanan. Sabi ng ating binasa kanina sa mga sulat ni Ellen White. Although this church is about to fall, but it does not fall. Enfeebled and defective, needing to be reproved. Kailangan ng saway, ng payo. Hindi po ito iiwanan ng Diyos. Christ bestows His supreme regard. Ito ang binigyan ni Kristo ng mataas na pagpapahalaga. Umaasa po ako, mga kapatid at mga taga-subaybay, na nawa makatulong ang episode na ito doon sa mga nalugmok ang damdamin dahil sa mga napanood po nilang video. Sana po sa magitan ng statement nito galing po sa ating pamunuan ay ma-recover ang inyong tiwala sa iglesia, no? Wala ho tayong doktrina na ganon. Ngayon, sasabihin, bakit sa taong ito, ganito, ganyan? Ba't mababalikan yun? Unsettled nga yun eh. Hindi kailangan yun. Hindi natin kailangan magkalkal ng mga nakaraan. Tapos na yun. Ito ang... Bakit? Hindi nga sila nag-alisan sa Adventist noon? Ngayong naayos na ito, ngayon pa tayo alis. Hindi po tama, mga kapatid. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. So, sana po itong mga nanunulig sa atin ay ma-stop na sa pagitan ng episode na ito. No? I-share niyo po ito, mga kapatid, para yung mga walang tigil na tumutulig sa Seventh-day Adventist ay maintindihan niya yung position po natin. Huh? So, kaya nga pinakita ko yung screenshot, pati yung pag-search, saan nyo hahanapin yan? O punta nyo, i-type nyo lang yun. Statement of the Biblical View of Unborn Life and Its Implication for Abortion. Ituturo po kayo ito saan. At tingnan nyo yung date, October 16, 2019. Huwag nyo balikan yung 1971 o 1992. Huwag na yun. Unsettled nga yun eh, mga kapatid. Okay. So, yan lang po at maraming salamat. Sana ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay manatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Masumpungan tayo na nakikibaka. Katulad ng iglesyang ito, nakikibaka. Ang individual o ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay may personal na pakikipaglaban sa buhay na ito. Huwag natin titingnan ang iglesyang ito na sira. Pilit giniiba ng kaaway, sumalit hindi po ito babagsak. Salamat sa inyong panonood, mga kapatid. At hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.